boss, bali magde-dialysis po ulit tayo ng ano ng Toyota Wigo. So, mandal na po yung makina. Bali, ito po yung langis niya. Bali sir, nangyayari niya sir, nag-circulate lang po yan. Sa-circulate niyan, tapos yung galing lumang fluid nyo, pupunta pa ito, dumadaan po dito bago bumalik sa ano nyo. Bago bumalik sa sinisin nyo ulit. Bali, papatangkoy na natin siya na lang ngayon minuto. Pagkatapos po nyo, mag-i-drain natin. Hindi na siya pupunta po ron. Punta na siya dito. Tapos bago natin lalagyan ng panibagong fluid. Para pampaklasing uli natin siya. Para dialysis din ang tao pa. Apo. Pagkatapos po nun, didrain natin uli yung bagong fluid na nilagay natin na pampaklasing. Didrain natin lahat, tapos bago papatayin natin ang makina, bago natin tatanggalin yung, no, yung matigpan. Saka nilinisin po. Para ano. Nilinisin yung strainer. Sige po. Bali, ito po gagamitin natin ano, na ETF. Hindi pa. Bali, walang lead ko yan. Bali, yung apat magiging flashing. Yung apat ay magiging laman. Bali, ito po ang ginagawa namin sa akin ngayon sa PC14. Yan, complete alignment ng Toyota Revo. Panikabalit na po kayo ng pangilalim, libre na po ang complete alignment. Saka balancing, sakali. Pag nagpa-PMS kayo, libre na rin po ang balancing sa BC14 AutoWorks. Yan o. Dinay mo na? Ha? Nandiyan na? Ayan, nandiyan na po namin. Wala na po naman yan, makikita nyo. Yung old niya. Dito na tayo sa new. Ito, magkasali na po kami ng ano, ng bagong fluid. Ito po, bali, nagkasali na po kami ng bagong fluid. Ayan si boss. Hindi mo nakita. Dagay na muna. Ito boss, nagkasali na tayo ng bagong fluid. Ayan po. Siya na po yung magiging laman niya sa loob ng transmission mo. Tapos, papandarin po natin siya ulit para mag-circulate ulit pa ni bagong fluid. Yung mga natitirang fluid na ribaba, tatanggalin niya uli yung mga iwan dati nung ano nung nagkaplating tayo. Siya una, siya yung hihigupin uli ng ano. Tapos pagkatapos po nun, mga ilang minuto maandar, sasalain ng ano ng oil filter, ng filter. Nang ilang minuto pagkatapos i-drain natin siya, hindi na siya ano, ilipat po natin siya dito sa drain. Para hindi na bumalik doon. Pagkatapos po nun, saka natin papatayin natin makina pag naubos na. Saka itatanggalin ng strainer. Sir, mag-upload ba kayo sa YouTube nyo? Yes, sir. Kasi may trabaho din ako na kawigo dyan. Papadayan sa sige boss. Sige boss. Papanood niya. Apo. Sa channel nyo, no? Sige boss, salamat. Ay. Yan, bali, start na po natin. Bali, bagong fluid na po yung nakalagay doon para pang-flashing naman po siya. Flashing natin yun para masigurado natin na malun. Na malinis na po yung loob ng ano niya, transmission. Ito, kung mahahawakan nyo po, mainit po siya. Ibig sabihin, dumadaan po dito yung lumang fluid na galing sa transmission, pabalik po sa transmission. Sinasala niya po yung mga ribaba o dumi na bara sa automatic at sa ATM. Ito, bali, binabaklas na po natin yung ano niya, matikpan para malinis yung strainer. Ayan na po. Ito po yung fluid niya, trainer nga. Ito po, pinapalitan to. Pero pwede naman din siyang linisin para ibalik. Kung wala naman tayo. Pero kung meron tayong pamalit, mas mainam palitan din. Ito naman po yung matikpan. Kung mapansin nyo po,
ang kapal ng ano niya, ribaba, ayan o. Ayan, siya po yung sumasala ng ribaba. Parang hindi na siya bumalik, pagdating sa baba, hindi na siya tataas. Ayan. Ayan, mamaya po lilinisin po natin yan. Papakita ko po sa inyo gano'ng kalinis yan. Ito po boss, mga boss, ito po yung stainer niya. Ito, kung mayroong pyesa naman para palitan, mas maganda, may yun ang palitan na. Pero kung wala naman, pwede naman po siyang linisin. Linisin ng gasolina. Tapos hanginan po siya hanggang sa mawala yun dun. Ito na po yung magnet nga boss, mga boss. Malinis na po siya. Babalik na po natin siya dito. Malinis na rin po yung matikpan niya. Ayan po. Ito naman po yung filter na sobrang dumi kanina. Malinis na rin po siya. Ayan po. Babalik na po natin siya. Ito po, bali, ito po yung mga ginagawa namin. Sportivo, general tune-up. Rigo. Dialysis, Rigo, tsaka change oil. Tapos, sa labas po, bali, tune-up din siya, tsaka change oil. Yung sa kabila naman po, tapos na po siya general tune-up. Bali, winawashing na lang po siya, hindi engine wash, tsaka binaback po siya. Ito naman po, napalitan ng pangilalim. Bali, inaalay na lang po siya. Kasi nagpalit po kami ng pangilalim sa kanya, nagpalit po kami ng suspension bushing, at saka po yung center link, pati tie rod, libre na po ang alignment, complete alignment, libre na po. Dapat po, libre dapat po ang balance niya, kaso magkapalit naman po siya ng gulong, kaya sasunod na lang daw namin ibabalance yung gulong. Yan po. Bali, kina-caster correction, kina-caster adjustment niya, caster reading. Yan. Sakaling gusto niyo po magpa-check up, wala naman pong bayad ng check up dito, free check up. Sakaling walang budget, pwede naman po kayo magpa-check up, tapos pag nakita niyo na po yung budget kung magkano, balik, pwede naman kayo bumalik. Ayan, bali, sinaman na ni Bush yung change oil ng makina, pati ng daya. Sinabay niya sa dialysis ng transmission niya. Okay. Ito, bali, ito na po yung magiging laman ng automatic transmission ni sir, yung fluid niya. Sasalin na po natin yung bagong fluid. Nakabit na rin po natin yung strainer, nalinis na natin, nakabit na natin yung matikpan. Bali, ayan na po yung magiging laman. Pagkatapos po yan, tatanggalin po natin yung connection dito, tapos susukatin po natin kung ano yung tama na po yung level. Ano na kayo, no? Ayan, bago nang gisali na tayong bagong fluid. Hey! Okay na! Ha? Okay na! Ha, taas! Para makita kami kagas pa. Para check ko ng computer. Ha? Tapos din ang computer. Nasukat na po namin yung ano, yung level ng fluid niya. Tapos ngayon, bali, i-double check na po namin kung may tagas po ba yung sa fluid namin. Thank you.
filter, tinanong sa filter mga tatay. Dito ng filter yun. Kaya ka lang, no? Ano le, sabi?